Magandang araw mga kaibigan! Ngayon, tatalakayin natin ang 10 paraan upang malaman natin kung mahal ba tayo ng alaga nating mga aso. Ang mga aso ay kilalang kilala sa pagiging loyal nito at mapagmahal at pagiging tapat nito sa kanilang mga tagapag-alaga. Kaya rin, tinuturing nyo natin silang isa sa mga miyembro ng ating pamilya. Sila rin ang tinaguriang the man's best friend, sapagkat nariyan sila upang damayan tayo sa kahit anong problema. Naramdaman nila ang emosyon ng isang tao sa pamamagitan ng pag-amoy. Marami na rin eksperto ang nag-aaral ukol dito, na kung bakit nagagaya ng mga aso ang mga ginagawa ng mga tao. Ayon sa mga eksperto, ang brain structure ng aso ay kaparehong-kapareho sa brain structure ng tao, na kung saan is nagre-release din sila ng emosyon, gaya ng pagiging masaya, malungkot, at maging mapagmahal sa aso o sa kanilang mga amo. Kung napapansin nyo, ang mga aso kapag nanganganak ay may pagka-irritable o may pagkasungit, sapagkat pinaprotektahan nila at minamahal nila ang kanilang mga anak. Narito na at ilalantad ko ang 10 paraan upang malaman na mahal ba tayo ng alaga nating aso. Una, eye contact. Ang mga aso ay gaya rin ng tao na kung saan ay ginagamit nila ang kanilang mga mata upang magbigay mensahe na mahal nila ang isang tao o hayop. Kung ang aso ay nagnanais na tumingin sa iyong mga mata na hindi nagpapakita ng kahit anong agresibo, iyon ay maganda at mahusay na sinyales na mahal ka ng alaga mong aso. Pangalawa, madalas na paggalaw ng buntot ng mga ito. Kung napapansin mo ba na sa tuwing ikaw ay uuwi ng bahay o galing eskwela o maging galing gala, ang alaga nating mga aso ay sasalubong sa atin na may mabilis na paggalaw ng mga buntot nila. Ngunit, hindi lahat ng paggalaw ng buntot ay may pare-parehong hangarin sa maraming kaso. Ang buntot nagpaggalaw ay higit kanan ng aso kaysa sa kaliwa. Ito ay nagpapahiwatig ng kaligayahan at pagmamahal nito sa iyo. Pangatlo, kung parati ka nitong hinahanap o pinagmamasdan lalo na kung ikaw ay natutulog. Kung napapansin mo, sa tuwing ipapasyal mo o ilalabas mo ang alaga mong aso, bigla itong humihinto at panindali ang sumusulyap sa'yo. Ang ibig sabihin nito, nakikiramdam lamang ang alaga mong aso sa'yo at ayaw kanyang mawala sa tabi niya. Kung may pagkakataon na magkasama-sama ang iyong pamilya at kasama nyo rin ang isang alaga niyong aso, ang aso ay laging nakatitig sa isa-isa-isang miyembro ng iyong pamilya. Ang ibig sabihin, siya ang pinakamahal sa inyo. Pangapat, kalmado at komportable ang alaga niyong aso sa inyo. Kung napapansin mo, sa tuwing hahawakan mo sila, igagalaw nila ng marahil ang kanilang buntot at lalapit sa iyo. Marahil din, nadidilaan ka niyang paunti-unti at isasandal niya ang kanyang ulo sa iyong mga hita o kamay, sapagkat gustong gusto ng alaga nating aso na maramdaman natin na mahal nila tayo. Panglima, madalas na pag-amoy sa iyo o maging sa mga gamit mo. Ang mga alaga nating aso, ang kanilang pang-amoy ay ginagamit nila upang kumilala o pagtanda ng isang bagay-bagay na nakapaligid sa kanilang amo. Kung minsan, nagtataka ka rin ba kung bakit ang paggalaw ng buntot nila, subalit wala naman dumarating mula sa inyong bahay o isa sa mga miyembro ng inyong pamilya? Sapagkat, ang aso ay may 4 na beses na pang-amoy kaysa sa tao. Ang ibig sabihin, malayo ka pa sa iyong bahay, nararamdaman ka na nila, nararamdaman na nila ang pagdating mo sa inyo. Pang-anim, ang pagtulog ng alaga mong aso malapit sa iyo o
sa tabi mo mismo. Kung napapansin mo, ang alaga mong aso ay madalas natutulog sa ibaba ng kama mo o maging sa pinto ng kwarto mo. Ito ay magandang senyales na mahal ka ng alaga mong aso, na nais kanyang bigyang seguridad habang ikaw ay natutulog. Kaya nga, tinagurian natin na ang aso ay isa ring bantay o nagbibigay seguridad sa ating tahanan. Pangpito, mabilis na tumugon sa iyong mga tawag. Ang alaga nating aso ay mabilis siyang tutugon sa atin sapagkat nais niyang maging mas malapit sa atin. Nais rin niyang malugod ka gaya na lamang ng pagbigkas mo ng kanyang pangalan o hand gesture na sinyalis at tinatawag mo siya. Pangwalo, pagsira ng gamit. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Ang pagsira ng gamit ay isa ring sinyalis na mahal ka ng alaga mong aso. Ang mga aso natin ay madalas ninira ng ating mga gamit, gaya na lamang ng sinelas, sapatos, medyas, damit at kung ano-ano pa. Lalo't na kung ang aso ay nasa edad na 1 buwan hanggang 8 buwan. O kung ang aso natin ay madalas mapag-isa o walang kasama sa ating bahay. Sapagkat, ang ibig sabihin nito, ang ating aso ay nakakaranas ng separation anxiety. Ang separation anxiety ay isang sakit ng aso na kung saan ay nakakaramdam o nakakaranas sila ng matinding kalungkutan na kailangan nila ng atensyon natin. Sa gantong paraan o sa paraan na paninira nila ng mga gamit natin ay pinapahiwatig nila na mahal nila tayo, na kinakailangan nila ng atensyon natin. Minsan, bigyan din natin sila ng oras, alagaan o magbanding. Ang separation anxiety ay para ding depression sa tao. Nakakaramdam tayo ng matinding kalungkutan. Kailangan natin silang damayan, gaya rin ng mga alaga nating aso. Pangsyam, madalas na nakangiti. Madalas ang alaga nating aso ay laging nakangiti, lalo na kapag galing tayong trabaho at sasalubungin nila tayo na nakangiti at gumagalaw ang mga buntot. Alam nyo rin ba na kapag ang aso ay laging nakangiti, ang ibig sabihin nito gusto kanyang kalaro o bigyan mo rin siya ng atensyon. At kung napapansin mo, ang aso mo ay nakangiti ay marahil nahawakan mo siya ng dahan-dahan sa ulo at paulit-ulit mong bigkasin ang kanyang pangalan at nang may mahinahon na boses. Sa ganung paraan, pinaparamdam mo rin sa inyong alagang aso na kung gaano mo siya kamahal. Kaya guys, kung may mga alaga kayong aso, please, bigyan po natin siya nila ng oras. Pang-sampo, sabay na pag-ikab. Ayon sa University of Tokyo, ang mga aso ay may kondisyong continuous yundi. Ito ay isang paraan upang papapakita ng social bonding sa kanilang amo. Kaya guys, subukan niyo humikab sa harap ng inyong mga aso o mga alaga niyong aso at mararamdaman niyo rin ang paunti-unting pag-antok nila o connection nila sa kanilang amo. Comment down below kung may alaga ka rin aso gaya ko at kung may natutunan ka sa aking video. Don't forget to subscribe, like and notifications below para ma-update ka sa aking mga bagong video. Thank you for watching!